Hello guys, good day and welcome back to my channel of life. My name is Carla, your home-based nanay, and in this channel I am uploading videos ng mga negosyo or mga bagay na pwede natin pagkakitaan kahit nasa bahay lang. So if you are interested sa mga ganitong videos or topics, please subscribe na po sa ating channel. So ang pag-uusapan natin ngayon ay online selling pa rin, and ang topic natin is selling on Shopee. Paano ba magbenta sa Shopee? Paano kumita sa Shopee? At ano ang cycle ng pagbebenta sa Shopee? Meron ako ditong steps or sequence kung paano magsisimula at hanggang sa kung paano magpapalago ng ating selling business sa Shopee platform. So I have here 20 steps, so it will be a long video ahead. So hopefully makatulong naman to sa inyo at may sense tong video na to. So 20 ang steps natin. We will be starting with number 1. Mag-isip ng produktong ibebenta. So yan, very basic yan. Kailangan muna natin ng produkto bago makapagsimulang magbenta sa Shopee. So yung produkto natin, pwedeng sarili natin gawa. Kung magaling kayo sa arts, marunong kayo sa mga electricals, pwede kayong gumawa ng sarili nyong produkto before yung meron kaming product na alkansya. So personalized yun. Yung mister ko mismo yung gumagawa ng anong mga alkansya. So wooden siya. So ngayon close na yung inactive na yung shop namin na yun. So we move to groceries na wherein pwede rin tayong magbenta as a trader. So buy and sell yung gagawin natin. So yung ready to sell na produkto, pwede natin siyang ibenta rin sa Shopee. Just make sure na hindi siya bawal ibenta. Number 2, humanap ng supplier. So syempre kung meron ka ng naisip na produkto, kung meron ko na rin, meron kang naisip na ikaw yung produkto na ikaw mismo yung gagawa, pwede rin naman yung homemade products, basta hindi siya sirain or hindi siya agad-agad masisira, mapapanis. Pwede nyo siyang ibenta sa Shopee. So kung gusto nyo ikayo yung gagawa, so syempre hanap kayo ng supplier ng mga materials or mga sangkap, kung food man yan, na gagamitin nyo. So pwede rin namang hanap kayo ng supplier ng produkto na gusto nyo ibenta. Kunwari gusto nyo magbenta ng mga toys para sa mga bata, syempre maghahanap kayo ng supplier. So make sure lang, or it's advisable lang na humanap kayo ng supplier na wholesaler talaga, or yung mga direct, pwede nga manufacturer. Yun yung hanapin nyo para mas mura nyo din siyang makuha, mura din naman siyang maibenta. So number 3, mag-isip ng shop name. So I always advise na yung shop name na gagamitin nyo, yun na rin yung gagamitin yung username. So kung ang bibenta nyo ay kids toys, kunwari Carla's Kiddy Toys, so yun yung gusto kong pangalan. So ibig sabihin yung binibenta ko ay mga Kiddy Toys. So yung gagamitin kong username kapag gumawa ako ng account is Carla's Kiddy Toys. So bago kayo gumawa ng mag-register sa Shopee, so mag-isip na muna kayo ng inyong shop name, kasi may impact yan pagdating sa pag-create ng yung auto-link na i-create ni Shopee. Nandun yung mismo username nyo at saka shop name, mas okay kung pareho sila. So kasi pwedeng mapalitan yung shop name, pero yung username kasi hindi na yan pwedeng baguhin. So permanent na yan. So it's best na yung shop name nyo, yun na rin yung gagamitin yung username. Yun yung number 3. And also nga pala, mas okay kung may branding yung gagamitin yung shop name or username, para may brand agad yung shop nyo. Kung sa akin, di ba, siya grocery, that means I'm selling grocery items. Kung gusto nyo magbenta ng toys, ilagyan nyo ng something like toys or anything na shop na synonymous sa toys, ganun, para lang magkaroon na ng branding. Kasi mahirap yung kunwari nilalagay ko XYZ shop, ano yun, parang umpisa pa lang mag-isip ka na kung ano kaya yung ibebenta niya. So walang something specific na makukuha or maiisip out of your
shop name. Kung kunwari, XYZ shop lang yung ginamit nyo. So, ayun, I suggest na magkaroon kayo ng branding sa shop name or sa username pa lang. Number 4, gumawa kayo ng shop sa Shopee. Very basic lang naman yung paggawa ng shop para lang kayong gumagawa ng Gmail account, ng mga accounts ng mga online games. So, mas parang ganun lang din naman yung proseso. Pero mas okay kung gagamitin nyo yung to register is yung email address para automatic nang pumapasok sa inyong email address yung mga newsletters and notifications from Shopee. So, ngayon, pwede kayong gumawa ng account sa Shopee also by using your phone number, Facebook, Google, or Apple ID. So, ayun yung number 4. Gumawa ng account sa Shopee. Number 5, syempre, complete your profile. So, kompletuhin nyo na habang ano lang man, maybe an hour, you'll be spending an hour para kompletuhin lahat ng meron dun sa shop na yun. So, your name, your username, your bio, gender, birthday, social media accounts, address. Yung address, very important yan. So, dapat yung address na ilalagay nyo, yun na rin yung magiging pick-up, delivery, or return address nyo. So, very important yung address. Much better kung complete address na yung ilalagay nyo. Next, yung bank account, also yung settings, chat notification. So, explore nyo lang yung buong app and then i-fill up nyo yung mga necessary information requirement. The number 6, prepare your stocks and supplies. Sa stocks, I mean, kung sarili nyong gawain produkto, you produce this. Kunwari, kung binibenta nyong personal items ay mga invitations or ano ba yun, yung mga giveaways. So, yun. Siyempre, personalize yan. Pwede na kayong gumawa ahead para, siyempre, for posting na lang din. Tapos, you take photos and upload na rin. I know. You take photos muna. Tapos, ayun, i-ready nyo lang. And sa supplies naman, pwede na kayong, kung may money na kayo or kung may budget naman, pwede na kayong bumili ng rebuild ng printer, yung thermal printer. Kasi yun yung ginagamit for printing air rebuilds or rebuilds. So, kailangan ng mga packaging materials. Kung kakailangan ninyo ng boxes, kahit yung mga used na boxes lang, pwede kasi yun ang ginagamit namin. Yung mga box sa mga groceries, ganun. Tapos, kung gusto nyo gumawa ng mga product inserts, yung pang thank you card, mga ganon, stickers, pwede na rin kayong mag-prepare ahead. Tapos, habang wala pa naman, di pa naman kayo officially nagsisimula, pwede na kayong humingi ng pouches sa mga courier, ganon. Pwede kayong bumili ng timbangan, tape measure, kasi kailangan yung weight, product weight, at saka yung dimension sa pag mag-fill up tayo ng mga information, product information sa Shopee. So, prepare your stocks and supplies. Number 7, costing and pricing. Meron akong nagawang video about costing and pricing before. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. So, syempre, kailangan yung mag-calculate ng cost. Magkano yung nagastos nyo para dito sa produkto na to. And dagdag na lang kayo ng puhunan, yun ang tinatawag naman nating pricing. So, number 7 is costing and pricing. Number 8, upload your products. So, gagawa nyo lang ako ng separate video for this topic kasi medyo marami na ngayong fini-fill up sa Shopee. Nagdagdag sila ng mga product attributes, yung sa mga dimension, kung paano yung pagsusukat, kung paano titimbangin yung produkto, ano yung timbang na ilalagay. So, yun yung i-explain ko in a separate video para hindi to sobrang haba. And number 9, promote your shop. So, may types of promotions. Pwede kayong gumamit ng free promotion or paid advertisement. Pwede rin namang within Shopee platform, inside Shopee platform, and outside Shopee platform tulad ng mga social media accounts like Instagram, Facebook, Google, mga ganun. So, pwede nyo gamitin yung paid and free and
inside and outside Shopee promotions para for your advertising needs. Number 10, complete your shop information. So, bukod dun sa profile, meron pa talaga tayong shop information once nakapag-upload na tayo ng produkto. So, you will have to decorate your shop para mas okay naman. So, mas okay kung gagawin nyo to sa browser. So, mas clear kasi at mas madali siyang i-navigate. So, yun. So, naka-prepare na kayo. Natapos nyo na yung profile nyo. Naka-upload na kayo ng produkto. So, eto na hinihintay natin when an order is received. Tapos, pag naka-receive ng order, hintayin nyo muna siyang ma-confirm. Kung cash on delivery yan, it will take about an hour or two or minsan less sa mga matagal ng buyer sa Shopee. So, madaling nako-confirm yung order. Meron din namang prepayment yung ginagawa, like sa mga GCash, bangko, hintayin mo munang ma-confirm, mag-chat si Shopee na you should arrange this shipment. So, bago kayo ma-excite masyado, dapat confirm muna yung order. So, after confirming the order, si Shopee meron siyang allocation process. Mag-allocate siya ng courier para dun sa specific order na yun. So, kung alin yung mas okay na courier para dun sa delivery address. Yun yung pwedeng mag-serve ng mas mabilis, mas okay para dun sa buyer na yun. So, magkakaroon muna ng allocation process. Kung meron kayong, let's say, dalawang courier, tulad ko, JNT and Shopee, either of those two, yun nang pipili dun si Shopee. So, yun. Move na tayo sa number 11. Siyempre, may order na. Tapos, may confirm na siya. Ang gagawin nyo ngayon is you should arrange the shipment. So, sa pag-arrange ng shipment, you can choose between drop-off and or pick-up. So, yung drop-off, kayo mismo yung maghahatid ng parcel dun sa drop-off point or dun sa courier. Drop-off point ng courier na naka-assign. So, kung JNT yan, JNT. So, or pwede rin namang i-arrange yung pick-up at maglalagay kayo ng date of kung kailan nyo siya gustong i-pick-up. So, sa ngayon, kapag non-pre-order yung item, you have 2 days to arrange the shipment or you have 2 days to have it pick-up or to drop it off sa drop-off station. So, kung non-pre-order naman yung shop nyo, pwedeng up to 30 days yan. Kung medyo mabusisi yun, lalo yung mga customized, kung may customized shirts kayong binibenta. So, syempre, natatagalan yung mga yan. Kaya, merong up to 30 days para schedule yung pick-up or drop-off. Number 12 na tayo. Syempre, prepare nyo na yung and pack the order ahead. So, hindi yung pagdating ng courier, saka nyo lang i-ready. So, much better kung if you will take photos and take videos, kung meron kayong CCTV, mas okay. Or para documented yun. Kasi, yan, may mga instances kasi na nagkakaroon ng issues for returns or refunds. That natatalo yung mga sellers dahil wala silang photos or videos prior to shipping. So, number 13, ship the order. Yun nga yung sabi ko, pwede siyang i-drop off or pwedeng hintayin na lang yung rider na mag-pick up sa ating shop. Number 14, record the sale. So, this is very important. So, syempre, kailangan natin ma-monitor yung mga benta natin. At kung kumikita ba tayo or kung nakukuha ba natin yung mga earnings natin from Shopee. Kasi lahat naman ng benta, napupunta muna, dumadaan muna sa Shopee bago ma-i-transfer sa Shopee wallet or seller balance natin. So, you have to monitor the sales. May prepare akong video. Such a spreadsheet wherein nandun na yung monitoring ng sales, mga refunds, withdrawals, so kompleto na siya. So, pakiabangan na lang sa mga susunod na
videos. Number 15, monitor the shipment. So, yung pag-monitor ng shipment, pwede siyang gawin sa app. Pwede rin siya sa website. So, mas okay kung chine-check din natin yung mga shipments, ship orders natin. So, yun. When the parcel is delivered, so, syempre, so it was successfully delivered to the buyer, ano na yung next na gagawin natin? So, meron kasi tayong tinatawag na guarantee period for buyers. So, merong 5 days si buyer para ma-check yung order, ma-test niya, at kung wala namang issue, so, pwede niyo i-click yung order received. Kung meron, meron nga siyang 5 days para mag-request for return or refund. So, para mapabilis yung proseso, pwede nyo i-chat si buyer na i-click na yung received order. Kung syempre, ako ganun yung ginagawa ko nung una, syempre para magkaroon ng turnover sa funds, agad-agad mapumasok sa seller balance natin. So, chinachat ko si buyer na magbigay siya ng rating, at saka i-click nyo yung order receive at magbigay ng ratings and review para sa shop. So, yun yung number 16 natin. Number 7, when the order is tagged as completed, lahat ng earnings natin papasok yan sa seller balance. That will be net of fees na for marketplace sellers, 3.24% ang basic charges na chinacharge ni Shopee, 3.24. So, isama nyo na yan sa costing kasi sa costing ninyo and sa pricing ninyo kasi ibabawas talaga yan ni Shopee bago pumasok yung earnings sa ating seller balance. Number 18, withdraw your income. So, I always suggest na yung first income nyo pa lang or first earning na pumasok nyo sa inyong seller balance, i-transfer nyo na sa inyong bank account just to make sure na magkaroon ng smooth na transactions at kung meron mong abirya, mabilis nyo siyang magagawa ng paraan kesa sa ipunin nyo muna ng ipunin tapos magkaroon ng issue sa pagta-transfer sa inyong banko, di ba? Parang mas stressful at saka hassle yun para sa inyo. So, it's always better kung i-transfer nyo na agad sa inyong bank account. Number 18, so yun nga, you withdraw your income. Number 19, reconcile your account. So, yung gagawin kong spreadsheet, so may makikita nyo doon kung nagkakaroon ba ng difference yung pumapasok sa account natin at dun sa ini-expect nating income. Kasi kung minsan merong yung discrepancy pagdating sa shipping fee, mas may dinideduct pa na extra shipping fee si Shopee or si courier sa order na yon. So, magugulat na lang tayo, may extra deduction na. So, from that spreadsheet na ipiprepare ko, makikita nyo na agad kung may difference dun sa ini-expect nating income. And lastly, number 20, you have to learn more, study more. So, nandiyan yung Shopee University para dun sa mga training videos. Nandiyan din yung FB group ni Shopee, yung Shopee Uni PH. So, yun yung talagang official na Facebook group ni Shopee, yung Shopee Uni PH. So, mag-join na po kayo doon kung seller na kayo sa Shopee. Meron ding Viber, tapos YouTube channel. So, ako nag-join ako sa mga FB groups ng mga kapwa sellers sa Shopee, pati na rin sa Lazada. So, member din ako doon para mas marami akong natututunan. Kahit medyo matagal na akong nagbebenta, mas okay pa rin na updated tayo at may na-check din natin ano yung mga na-experience ng mga kapwa natin seller. So, ayun, marami kayong matututunan kung mag-join kayo sa mga FB groups ng mga kapwa natin sellers. So, ayun guys, 20 steps yung mga binanggit ko. So, dun sa 20 steps na yun, yung 1 to 10, yun yung preparation para makapagbenta tayo sa Shopee. 11 to 19, yun yung repetitive na steps. That is, once na magkaroon na ng order, yung paulit-ulit natin gagawin, yung steps 1 to 19.
Tapos kung may plano naman tayo, may intention naman tayo mag-add ng produkto, babalik tayo sa 1, steps 1, 2, 6, 7, 8, and 9. So, ayun, yun yung steps natin. So, etong ginawan ko to ng PDF form. So, ilalagay ko sa description box yung link netong mga steps na to. Pwede nyo siyang i-download kung gusto nyo at para magamit nyo na rin as reference in the future. So far pala yung permits, hindi siya nire-require for marketplace sellers, pero nire-require talaga yan ng BIR. Ako personally, naka-register yung shop ko sa DTI at saka BIR para iwas kaso. Iwas aberya sa online selling. So, ni-register ko siya 2 years ago pa. Kaya ayun, okay naman yung okay na ako pagdating sa permit. So, hindi yun nire-require ni Shopee. Nire-require siya ng government or ni BIR. So, kung okay naman sa inyo, may funds naman kayo, kumikita naman ng malaki yung shop nyo, okay, it's good to register na po by now. So, ayun guys. Yun muna tayo for this video. Please like and share and subscribe na rin po sa ating channel and leave your comment down below or your questions kung meron man or kung meron kayong sinasuggest na video na gusto nyong i-prepare ko. So yan, gagawan ko na lang siya ng video. Thank you very much guys for watching and good luck po sa inyong magiging negosyo or sa inyong existing negosyo and God bless po sa ating lahat.